Magandang hapon sa inyo mga kababayan. Ito na naman uli si inyong lingkod na si Ricky 5248 ng Ride Guardians Community. At ngayon nandito ako sa Barangay Bacau 2. At dito sa likuran ko makikita niyo yung barangay hall ng Bacau 2. Yung kanilang mobile. At dito sa entrance ng isang eksklusibong subdivision, Antel Grand Village. Nandito tayo ngayon dahil merong isang kababayan natin na nag-PM sa akin tungkol doon sa huli nating video sa Bacau, na kung saan maaaring itong lugar na to ay isa din sa pinangyarihan ng labanan dito sa Bacau. Wow! Ganda ng sounds. Linggo kasi ngayon eh. Nagpapasounds ang barangay. So tayo po, pupuntahan po natin yung ano, yung tulay, para makita ninyo kung ano po yung itsura ng lugar. So, ito yung likuran ng ano, ng barangay hall ng Bacau 2. At ito yung entrance papuntang Antel Grand Village. So pupunta tayo sa may tulay, kung saan nandoon ang ilog ilang-ilang. Pupunta natin. So nagpapasalamat ako doon sa nag-PM na nagbigay ng ano, ng impormasyon na itong lugar ay maaari ding naging battle site ng labanan sa Bacau noong April 1, 1897, na pinamunuan ni Andres Bonifacio. Okay, dito na tayo mga kababayan, oh. So yan po. Yan ang ilog ilang-ilang. So diretso po yan dito sa kabila hanggang doon sa tulay ng Bacau. So galing dito sa pinagmulan ko, Bacau 2, ito yung bayan ng General Trias, na dati-rate ay tinatawag na San Francisco de Malabon. Sa kabilang ano naman, side ng tulay, yan na yung bayan ng Kawit. Kawit na siya hanggang doon sa Centennial. So itong lugar na to, pwede rin, maaari din, maaari. Hindi natin sinasabi na dito nangyari, pero pwede ring maaari, dahil itong lugar na to dito, mga kababayan, papunta na Kawit, ilang kembot na lang yan, imus na yan, yung Alapan, kung saan nangyari yung labanan sa Alapan. So nagkabagsak ng imus, dumiretso ang puwersa nila Cambre pa Bacoor, tapos Pakawit, tapos dito na Panobeleta, San Francisco Malabon, papuntang Salinas, Rosario, hanggang Tansa, tapos Naik sa kabila. So yan lang po mga kababayan. Shout out nga pala kay ano, kay Christian Romanes ng Lacuachero Capiteño, at sa tropa natin sa Kalesang Pinoy, pati na rin sa kinauukulan ng bayan ng San Francisco de Malabon o General Trias sa ngayong panahon. Ako po ulit si Ricky 5248, nagsasabi na huwag po natin kalimutan ang katapangan at kabayanihan ni Andres Bonifacio dito sa Cavite. Bagamat siya ay namatay na isang traitor, pero ituring pa rin natin siyang bayani. Maraming salamat sa inyo mga kababayan, at magandang araw.